Ang D-The-Man runner-up naman na si Jiro Custodio ay hindi na lang sa singing ngayon gumagawa ng pangalan, kundi pati na rin sa aktingan. Kasama siya sa Net25 sitcom na Goodwill, kung saan kasama ang veteranong aktor na si Raymond Bagachin na nagpakabadaw kay Jiro. Panoorin natin to kung bakit. Kinakabahan po ako, syempre, kasi nanonood lang po ako nung ano, yung mga palabas mo. Lumaki ako sa pag-acting nila. So, recent nga, napanood ko po yung Batman. Na sobrang humanga po talaga si Raymond Bagachin. Napanood ko po yung sa Netflix. Pero na-meet mo na si Raymond? Naka-chika, ganyan? Opo, nung nag-host ako sa Pilipinas nila nung bago po ako nag-UPA. Tapos February. So nag-host po ako doon sa Philippine Stadium, yung Philippine Summer Blast. Yung mga actors po ng Net25 doon, nag-promote din po ng show. First time po siyang na-meet in person. Isa sa Coco on stage, syempre kailangan magtigil tayo. Kasi mga hinahanga natin, nasa stage sa araw natin. Nandiyan din po syempre ang Tyson family, si Eric Tyson. So si Eric Tyson ang pinaka-manager niyo, tama ba? Okay po, si Sir Eric Tyson po, sila po ang head po sa ating sa Star Center. Sila din po ang boss po natin. Jiro Custodio, kilala niyo siya bilang yes, ano? Be the man. Showtime. Top 3. Number 3 siya, tama? Siya yung ano, yung Be the Man, yung parang boses ng Robin Padilla. Oo. Niya dati. Pero mausay din naman to ako. Pero after nun, may ginawa siyang series sa Net25 Friend, di ba? Bago. Oo, yung kay Meg Imperial. Yun. So at least nabibigyan isang siya. Kapatid itong si ano, di ba? Si Jiro. Kapatid. Oh. Pero dapat sa AB siya mas nabibigyan. Bigyan ng chance, di ba? Pero this is a Net25. Actually, sinabi nga niya, napakalaking pasalamat niya sa ABS-CBN dahil dun sa, ano, sa Be the Man. Kasi dumami daw ang racket, dumami. Totoo naman, di ba? Pero nabutan din sila ng pandemic kasi noon. So, nawalan ng trabaho. Biglang tumigil, no? Parang kasi yung title ng Be the Man, si Jin, eh. Jin Chokmanes, di ba? Si Jin, makapagal. Title noon, di ba? Ngayon, parang wala siyang show dahil nasa pandemic. Pero sigurado mabibigyan din yan ng mga projects ng ABS, di ba? Pero nakakato. Ito, bakit ka naman hindi kakaban sa isang Raymond Bagachin? Napaka-galing. Galing. Totoo. Pero napaka-galing. Ang din sinabi mo is, ay veteranong actor. Diba? O, parang na-considered veterano na rin kasi siya. Veterano na siya. Tagal na rin naman siya. Pero huwag ako sasabihin. Ten for the veterano na nga talaga. Oo, veterano na siya. Kapatid ni RK Bagachin, mapareho si Pareho. Pareho siya magaling na aktor. Aktor, di ba? Si RK Bagachin naman, napansin ko husay niya sa pag-arte. Doon, friend, sa Yuki Ma Salvador, di ba? As governor ba yun? Yes, Killer Bride, Ma Salvador. Hindi. Yung kay Aiko Melendez, yung panghapon dati. Wildflower ba yan? Ang usay-usay doon yung RK Bagachin na ngayon ay jowa ni Jane Oinesa. Kaya napunta tayo kay RK Bagachin. Anyway, balik tayo kay ano? Kay Raymond Bagachin. Kay Jiro. Pero yung Raymond. May connect pa rin. Kasi actually, si Raymond Bagachin talaga, ako rin noong nakatrabaho ko siya as line producer naman sa pelikula ni Elia. Parang kinakabahan din ako. Kasi nga, di ba, kilala din siya parang stricto, di ba? Lalo lang sa pagtatrabaho. So, talagang posible nakabahan itong si ano, Jiro Custodio. Pero for sure, alalayan yan ni Raymond Bagachin. Of course. Pero sabi nga niya, kaya lalo siyang humanga dyan dahil sa husay po ni Raymond. Nung napanood niya sa Bagman, itong si Raymond Bagachin. Napanood mo yon? Yung Bagman na panko, siya parang governor. Diba sa politician siya na namatay. Ang husay-husay doon ni Raymond Bagachin. At saka sa Quezon. Quezon. Oh, sir. Quezon Avenue. Hindi. Bagman Quezon. Oh, yung return. Ng ABS. May Quezon lang. Ano? Quezon lang. Okay. Hindi. Quezon. May kasunod. Oh, may kasunod. Sa movie po yan ng ABS-CBN, di ba? Quezon.